ang malakas na lindol na nagdaan? At ano ang magaganap sa ikapitong pag-ihip ng trumpeta? Ngayon, kikilabutan kayo sa inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Magkakaroon ng matinding lindol. Lalaganap ang kahirapan. Darating ang malubhang taggutom. Ang kasamaan ay magpapatuloy hanggang sa kawakasan ng sanglibutang ito. Marami nang nangyayaring malalakas na lindol sa ating panahon, na ngayon lang halos nangyayari. Ibang-iba ito sa mga kaganapan noong unang panahon. Tinalakay natin itong nakaraan lang ang part 1, na pag-usapan natin doon na nagkaroon ng malakas na lindol at nagkaroon din ng tsunami. Siyang katuparan ng mga sinasabi ng Bible sa Revelation 11:13-14, na ang sabi, nang oras na yaon nagkaroon ng isang malakas na lindol at nagiba ang 10% bahagi ng bayan, ay may nangamatay sa lindol na 7,000 katao. Ang binasa nating iyan ay siyang kaganapan sa ating panahon na nabalita pa sa mga pahayagan na tugma sa binasa natin na talata. Iyon ay ika-6 na ihip ng anghel sa trompeta na gumimbal sa sangkatauhan. Ngayon, ito ay 2 bahagi o part 2 ng ating tatalakayin, kung yung una ay 2 pagkaba at 6 na ihip ng anghel. Ngayon naman, ano ang mangyayari sa kasalukuyan ang 3 pagkaba sa 7 ihip ng anghel sa trompeta? Alam nyo, sa dami ngayon ng sunod-sunod na nangyayari sa ating paligid, malalakas na paglindol, mga taggutom, mga hindi pangkaraniwang kaganapan na siyang dahilan din ng matinding kahirapan. Ang kawakasan ay malapit na dahil malapit na umihip ang 7 anghel. Kung magkagayoy, ganap na ang hiwaga ng Diyos. Ayon yan sa sinabi ng banal na kasulatan. Ano ba ang magaganap kapag hinihipan na ang 7 anghel ang 7 trompeta? Basahin natin dito sa Revelation 11:14-19. Pagtyagaan natin pakinggan. Nakaraan na ang 2 pagkaaba. Narito, nagmamadaling dumarating ang 3 pagkaaba. At umihip ang 7 anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan kailanman. At ang 24 na matatanda na kaupo sa kanyang luklukan sa harapan ng Diyos ay nangagpatira pa at nangagsisamba sa Diyos na nangagsasabi, pinasasalamatan ka namin o Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na ikaw ngayon at naging ikaw ng nakaraan sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari at nangagagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang manghatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng ganting pala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, at nakita sa kanyang templo ang kaba ng kanyang tipan, at nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at isang lindol, at malalaking graniso. Narinig nyo, yan ang magaganap sa 3 pagkaaba kapag hinihipan na ang 7 anghel ang 7 trompeta. Tulad ng sinasabi sa 1 Corinto 15:52, ganito ang sinasabi. Sa isang sandali, sa isang isap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Tuong malapit na ang araw na yaon, naganap na ang lahat ng dapat maganap, natupad na at nabuksan na ang 7 tatak ng panahong Kristiyano. Isa na lang ang ating hinihintay na magaganap o walang iba, kundi ang araw mismo ng paghuhukom. Tulad pa rin ng mababasa sa 1 Tesalonica 4:16, sa saling ang salita ng Diyos. Sa araw na iyon,
ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Ngayon mga kamunti, hindi bagong bagay o hindi na nakapagtataka kung bakit nangyayari ang mga kaganapan sa ating paligid na hindi pangkaraniwan. Oo, corny kapag Bible na ang pinag-uusapan. Halos wala nang naniniwala ng lubos dito. Pero tandaan mo na hanggang ngayon, baka hindi mo pa rin nalalaman kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito. Baka isang malaking katanungan pa rin yan sa'yo. Baka kasi akala natin para lang ang buhay na ito sa mga kayamanan, kasiyahan at karangalan. Tandaan mo, kapag tayo pumanaw na, ang lahat ng yan hanggang lupa lang, hindi natin madadala yan. Yan ang indikasyon na pansamantala lang ang lahat ng bagay dito. Meron talagang inilalaan sa pangalawang buhay. Yun ay ang sinasabi ng buhay na walang hanggan. Alam kong marami na naman kayong bagong natutunan. Ito yung palatuntunan kung saan palagi niyong babalik-balikan. Dahil kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa sa kahit anumang kaalaman. Proud Muntin Lupa, Proud Muntin Lupeño, paalam. Mag-ingat kayo, Pilipinas!